yung taas ng sweldo talaga, dagdag sweldo ng mga empleyado. Sobrang baba kasi matataas na bilihin ngayon. Yung 500 natin, hindi na kasi maghapon para sa 4 na membro ng pamilya. Yung corruption nga, kung walang corrupt, siguro mayaman ang Pilipinas. Eh sana po ayusan naman nila yung patakbo nila, hindi yung purakot ang ginagawa. Tulungan nila yung mga mahirap, bigyan ng ano, ng mga negosyo, saka ano, yung pwesto. Mahal, mahal ang bilihin. Puhunan, wala. Pagbuo ng mga trabaho, paglago ng ekonomiya at paglaban sa korupsyon, yan din ang mga nangungunang sagot sa Pulse Asia Survey na nagtanong kung ano ang mga issue na dapat daw gawing plataforma ng mga tatakbong senador sa eleksyon 2025. Pinayagan ang 1,200 respondents na pumili ng hanggang 3 sagot mula po sa isang listahan. Ginawa noong Setyembre ang survey na kinomisyon ng StratBase. Inunodin po namin ang netizens kaugnay niyan at ang sabi kaya nila, eto, para kay Ralph John Mijares, dapat may subsidiya para sa basic needs. Bawasan din daw ang sweldo ng mga masyadong mataas ang sahod sa government offices at i-reallocate sa benepisyo. Ang gusto namang matugunan ni Oliver Sarmiento ang natetenggang road repairs. Mm-hmm. Ayon sa kanya, dapat tinatapos agad ang mga pinapagawang kalsada. Gusto naman maisabatas ni Rod Eirik Mendoza ang anti-dynasty bill at pagbawalan ang mga magkakamag-anak na humawak na mga posisyon sa gobyerno. Taas sahod naman ang para kay Daryl Francisco Castro para makasabay sa taas ng presyo ng mga bilihin. Ayan mga kapuso, makisali pa rin po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.